Ito, yung pangatlo natin, ito yung kasi si Mark Lopez eh sumulat. Isang columnist sa Tribune, Daily Tribune. So ngayon po, nung sumulat siya, meron siyempre. Ang haba ng sulat niya eh. Oo, may mga nagalit. Ito po, isa po sa nagalit doon kay Mark Lopez is ito po. Siguro sir, ito masasabi ko sa Pink Lawan. Ayan sir, po. Ito kayo, talagang ungrateful kayo. Mga ingrato talaga kayo, mga tao kayo. Nag-effort na nga yung writer, yung columnist, na isulat ang mga nagawa ni Mama Lenlen nyo. Nagalit pa kayo. Ito yung isang nagalit si OG Diaz. Yan sir, yung ano, alam mo yung taong to? Yan yung ayaw na ayaw or galit na galit sa China. Ino-oppose po yung pagpasok ng pagbili natin ng bakuna sa China. Tapos ang kanyang bakuna, Sinovac. May mga ganyang tao talaga eh, no? Bakit daw sa China bumili? Tapos nung binakunahan na pabihira, Sinovac yung tinurok eh. Takot pala mamatay. yung Sinovac na yun, siya ba pumili o kusang binigay sa kanya? Sir, alam mo sa bakuna, ikaw po yung pipili kung anong bakuna, anong prepare mo. Mm-mm. Eh since po na siguro, takot na po natatakot na po siguro to, Sinovac lang yung available, talagang patorok na lang siya. Alam mo ang Sinovac, kung di ako nagkakamali, pinag-aagawan sa Singapore at sa Taiwan. Or kung sa Singapore o sa Hong Kong, pinag-aagawan nila yan. Mm. Mas prepare nila yung Sinovac kaysa dun sa mga Pfizer. Alam mo. Para yan siguro sir na Hong Kong tsaka Singapore since may mga dugo kasi silang Chino. Oo. Ako naman, sabi ko parang mas prepare ko yung Sinovac. Kasi kung sakali na totoo yung nanggaling sa kanila yung virus na yon, inisip ko is possible na itong Sinovac na to is alam na nila, gawa na nila bago ilabas yung virus. Kung sakaling totoo lang yun, ha? Yung kwento. Oo, yung kwento. Kung hindi naman, ang sinasabi nila tungkol sa Sinovac is kumbaga parang hindi to synthetic eh. Hindi synthetic. Natural na gawa yung Sinovac. Totoo, dahil sir, alam naman natin ang mga Chino eh mahilig sa mga ganyan eh, di ba? Yung mga ginseng, yung mga yung mga dahon, mahilig sila sa ganyan eh. So sabi ko, kung sakali na mamimili ako dito, ang gusto kong piliin yung Sinovac na kumbaga natural, hindi yung synthetic. Kung sakali mang may side effect, mas magaan ang side effect nito. Ayun. Parang ano yan sir, ganitong scenario eh. Kanino ka ba hihingi ng kasagutan? Kundi sa mismong pinagmulan ng katanungan. Parang ganyan. Yung yes, problema sa baris mismo nagsimula. Oo. Kung sakaling totoo yung iniisip ko na kung saan nagsimula, eh possible, doon ako hihingi ng sagot. Posible na kasi mayroong mga haka-haka din yan eh. May mga haka-haka din yan na kumbaga, sabi nga nila eh, gawa ng China yan. Yung virus na yan. Hindi po namin sinasabing straight na gawa ng China. Kumbaga lumabas yun eh sa mga balita. Gawa ng China yan. So sabi ko, baka nga gawa na itong vaccine na to is gawa na bago lumabas yung virus. May mga ganun po. Pero ulitin po namin, hindi po kami eksperto dyan sa larangan na yan. Yung sa amin lang is yung mga opinion lang namin sa sarili. Oh. Yan, nadaanan lang natin sir. Because ito kasi number one talaga na kritiko kahit ni Pangulong Duterte pa yung taong to. Reklamador talaga po ito sa Duterte administration, yung taong ito. Kaya nadaanan po namin, kahit po yung bakuna, na napaka-grabe yung mga ano nila, na yung relationship daw, parang binenta na ng Pilipinas yung, binenta na yung West Philippine Sea in exchange of a vaccine. Eh yun kasi yung mga nagsisalabasan, sir, na issue against sa former President Duterte. Na pinabayaan na daw natin yung claims natin sa West Philippine Sea for the sake daw na mabigyan tayo ng bakuna. O diba, napakabalahura ng mga kaisipan na meron sila. Oo. Tingnan mo, hanggang ngayon, ang West Philippine Sea, linalaban pa din natin.
Pero pagdating sa bakuna po, mga kababayan, pinakamalaking porsyento natin ay galing sa China. Sinovac, ano? Sinovac. And I think may Sinopharm yata na nakapasok din. Kasi later on, inano rin naman po siya ng FDA kung na nagkakamali. Di ba ang Sinovac, ang alam ko, is gawa ng Sinopharm? Di ko maano, sir, determine kung ano pong kan. Ayan. Pero anyway, diretso tayo dito kung bakit nagagalit itong mga tao na to. Okay. Wala po yan. Segue lang po yun, mga kababayan. Yung Mark Lopez, ayan po. Kasi po, isinulat po ni Mark Lopez yung performance ni attorney Lenny Rebredo. Ayan po. Ayan. Umpisaan po natin sa taas na taas po. Sabi ni Mark Lopez, Lenny Rebredo's performance. Today, I devote this entire column to fully dissect the accomplishment record of former Vice President Lenny Rebredo. Isusulat niya nga daw po dito sa column niya. Iaalay niya dito sa column niya yung mga nagawa at pagpapasalamat kay Attorney Lenny Rebredo. Eh, sabi niya, and how it impacts the life of the Filipino people. Her achievements to wit, ayan na po. Yung mga masusundan, sir, or ang sumusunod, mga ganyan. Ayan. Ayan po, mga kabayan. Ayun na po. Tapos sa pagdating sa dulo. Ayan, ano ang kolak? Sabi niya, ayan. So ito po, ito ang kabuang laman po nung achievement daw, sabi ng kolumnista ng Mark My Word na si Mark Lopez. Ayan, sabi sa dulo, Mark, what a performance. Mark My Word. Ayan. So ngayon naman po. Ito sir, napaka-ingrato talaga ng mga to. Tingnan niyo po, sabi niyo, I will devote my this entire column. Yung buong column niya. Sir, yung column niya. Ha? Yung column niya, sir, na for that day, kasi parang per day yata yung ano, yung column ni Sir Mark Lopez diyan sa Daily Tribune. Yung araw na yon, mga kababayan, ay dinedicate niya. Kanya pong, kumbaga, devoted yung entire column na yon para maisulat niya ang lahat ng nagawa ni Lenny Rebredo bilang vice-presidente natin ng 6 na taon. Ngayon po, nung naisulat niya, eh bakit magre-reklamo kayo? Ayan po, napakaklaro ng pagkakasulat. Quote and quote blanco. Sabi pa sa dulo, what a performance. So ngayon po, ayan. Siyempre ito ay sinulat ni Mark Lopez, bumawi naman po si OG Diaz. Ayan. Kulay pink pa yung picture niya dun sa Twitter to eh, no? Ayos sir, pula eh, lola karaan eh. Sabi dito, pakilatag naman po yung achievement nyo naman, sir. Let's see. Baka mas marami kayong nagawa. Ayan. So, bawi agad, ano? Ito, Sir Ogie. Mr. Mark Lopez is not a public servant or public official. Mm-hmm. For now, sa tingin ko po, sir, kasi columnist siya dyan, tsaka private entity yata, individual yata siya, sir. He is not entitled siguro para for accomplishment, ganyan. Pero si Lenny Rebredo, pinunduhan po ng budget natin, sunilduhan po, salary grade 32, which is 300,000 per month po. And ano pong ginagawa? Ewan. Ito, gusto mo basahin ko yung ginawa? Babasahin ko ba ulit? Mga kababayan, tinatanong po tayo ni Sir Joshua Corpus. Sabi, ano pong ginawa? Babasahin ko para sa iyo. Gusto mo, sir? Ano, sir? Okay, yun na yun. What a performance. At saka, siguro maalala natin si Lenny doon sa ano niya. Sa tawag nito. Yung nasaan ang pangulo. Oh, yun. Tsaka tama ka, partner, na kumbaga bakit mo naman hahanapan yung isang kolumnista kung ano yung nagawa, yung achievement, di ba? Yung binabatikos ay talagang kumbaga pangalawa sa pinakamataas na position sa Pilipinas na talagang funded ng tax natin, sumusweldo ng tax natin. Tapos
Eh walang nakita ang taong bayan sa nagawa niya eh. Anong magagawa? Pero sir, naging inspirasyon po yung pagiging vice presidente ni Lenny sa mga business, ano, business sector. Bakit? Alam niyo bakit? Dumami po ang mga lugawan business. Ayun. Ito oh. Ano? Dilaw o pink? Oo, oh, umusbong po ang lugawan panahon ni Lenny. Dilaw ba yan? Dilaw ba o pink? Ano sir? May dilaw, may pink. Oo. Oh. Hindi, tsaka isa pa. Yung bagong vice presidente natin na si Inday Sara, eh, kumbaga, hindi sumunod sa yapak niya eh. Kumbaga, may position eh. Sir, walang may, wala yatang masusundan. May, wala. Kung doon sa pagkapangulo, sa presidente, eh, ang taong bayan isinisigaw na Pangulong Bongbong Marcos, sana po maituloy nyo yung mga ginawa, yung mga pagbabago, yung mga proyekto ng Pangulong Duterte. Sana po maituloy nyo. dito sa Vice Presidente, ang sigaw ng taong bayan, BP sana, huwag tularan. Huwag sanang ituloy yung mga pinaggagawa nung nakaraang nakaupo. Ano? Kasi pag tinuloy yun, ako, baka sa susunod na 6 na taon eh ganito din ang isulat ni Sir Mark Lopez, which is malabo namang mangyari dahil hindi pa nakaupo eh, meron ng ano eh, kumbaga meron ng gagampanan sa DepEd eh. Ano sir, kung titingnan kasi natin talaga from the start of the Duterte administration in 2016, i-doubtful talaga, masasabi nating doubtful si Tatay Digong sa capacity ni Robredo. Mm-hmm. Kasi ang tagal bigyan ng posisyon. Talagang nangungulit lang ang mainstream. Sir, wala pa po bang posisyon si ano, BP Lenny? Kahit saan? Kahit sa change of command ng sundalo, change of command ng police, nung nag-PNP chief na si Bato, nag-chief of staff na si Bisaya, eh talagang kinukulit siya doon sa Malacanang, yung mga event na pinupuntahan niya. Every time na meron pong itatanong itong mga taga-mainstream media, eh, tatanungin, sir, wala pa po bang posisyon si BP Lenny? Halos na parehas na parehas, ano? Parehas na parehas nung, ano, nung natapos na ang eleksyon. Tapos nanalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Vic Rodriguez, si Secretary Vic Rodriguez, is na-interview ni Mel Chanco. Ah. So, nung na-interview ni Mel Chanco, si Secretary Vic Rodriguez, sabi, eh wala po bang maibibigay na posisyon kahit ano po man lang sa napakatalino nating vice presidente? Alam naman po, kitang-kita naman po sa performance. So parang ano eh, parang eh dapat bigyan nyo pa din ng ano yan, ng posisyon. Posisyon. Dahil magaling naman ang vice presidente natin. Yun yung ano, habang yung mukha ni Mel Chanco, parang ano eh, lungkot na lungkot kasi talo eh. Alam mo yun, yung si Mel Chanco, sino pa ba? Si Vicky Morales. Oh. Vicky Morales pala, Vicky Morales. Vicky Morales, pati si Mike Enriquez, mga kaibigan. Sandali lang. Natatawa ko kapag ka naaalala ko to eh. Sabi, mga kaibigan, uuwi na po ako. Akala ko sasabihin yung sinabi ni Mike Enriquez na ano eh, mga kababayan, ate pong babantayan ang susunod na administrasyon. Oo, yun niya yung sinabi niya. Pero yung babantayan mas, niya daw eh. Yung mas tumatak sa akin ay sabi niya, mga kababayan, uuwi na po ako. Umuwi na lang sa sobrang sama ng loob eh. Alam ko saan uuwi yun, sa QC.